klase-klase ho, mga individual lumalapit ho sa amin. By the way, marami nagsasabi, bakit kayo mga Tulfo Brothers nagpa-public service? Itigil nyo na yan! Sabi naman namin, hindi naman pondo ng gobyerno itong ginagamit namin sa pagtulong ko sa kapwa. Ang aming mga action center, hindi ho galing sa pondo ng gobyerno. Pondo ho namin to na ito'y pinaghirapan ho namin sa pamamagitan ho ng tiwala at a placement ng advertisement sa amin ho, ng aming mga nagtitiwala mga advertisers at naglalagay ng commercial. Sila ho'y hindi sa gobyerno at nagagamit ho namin at biyaya. So nagagawa ho natin ang public service, pakikinig, pag-aaksyon sa mga lumanapit ho sa aming magtitiwala. Kaya huwag niyo ho kaming sisisihin kung itigil na kasi dapat ang gobyerno ang gumagawa. Totoo po yun. Pero nasa tao rin, ha, the freedom of choice kung sinong kanilang lalapitan. Kaya dumadaming sumbong sa amin. Ewan ko kung anong kanilang nakikita. Marunong ho kasi ako makinig. Kahit hindi ko na kaya, pakikinggan ko na lang para may self-realization doon sa taong lumalapit. At mahalaga ho kahit na pakinggan mo lang isang individual. Sometimes yung isang taong desperado na sa kanyang sitwasyon, naghahanap po siya ng affirmation na sasabihin, may nakikinig sa'yo, okay ka, kaya mo yan. Hindi lahat ng panahon masusolve ang problema, mag-iisip ka, aharapin mo ang hamon. Tulad ho nito, inabando na ng isang pangit na lalaki. A face only a mother could love, pero yung babae may itsura naman, abay inabando na. Ayaw suporta ang anak, pumunta sa atin. Alam niyo ho bang ginawa namin? Sige, pinakinggan na. Makinig ho kayo. Tingnan niyo ho yung wisdom. Panoorin. Sa batas ho natin sa Pinas, ano? Eh, kahit na hindi ho kayo kasal or legal married yung kinakasama mo. Kung may anak ho kayo, nasa batas ho natin, susustentuhan niyo ho yung anak. Kailan ko kayo nagkakilala ng kinakasama mo? Nagkakilala po kami sa Bahrain. Pareho kayong OFW. Pag siya'y may anak sa'yo, kaya nagpakasal siya o dati siyang kasal, may anak siya at may trabaho siya, obligasyon niya suportahan yung bata. Pero kayo noon may relasyon na bago na? Opo, bago. Okay. Ang sustento, kinakailangan yung hininga ng sustento, eh may kakayanan magbigay ng sustento. Yung iyong kinakasama noon, eh ngayon may asawa, ela naman trabaho, palaboy, palamunin din sa loob ng kalantahan ng kanyang misis, paano ka masusustentahan? Okay? Gusto ko lang linawin siya yan. Kahit nga po pangangalakal, pinasok po na para lang mabuhay yung anak ko. Ay ganun talaga ang buhay natin. Huwag ka maawa sa sarili mo. Pag naawa ka sa sarili mo, talo ka. Ayaw kong lalabas na kawawa ka. Ang gusto kong gawin ay lumaban ka. Huwag kang humingi ng parang limos na parang mamamatay ka pag nawala na tong lalaki na to. Ako'y magsasabi sa iyong practical. Ako'y pupukawin kita sa iyong karapatan na may karapatan yung sanggol niya na masuportahan. Sa pamamagitan ng lakas ng batas, ang mahalaga lamang ay malaman natin kung saan siya nagtatrabaho. At para nang sa ganon, maobliga siya o magsasampa ng kaso laban sa kanya, pag sinabi niya hindi ko anak yan, ipapaternal test yan. Huwag kang aasa dito sa lalaki na hindi ka kasal kasi yung mga ganyang klaseng lalaki, walang kakwenta-kwenta. Itataguyod mo sa pamamagitan ng maghahanap ka ng trabaho. Bumalik ka man pagiging OFW, natuto ka na ngayon, okay? Or magtrabaho ka man dito, kung ano yung trabaho mo, hindi ka masisiro dito sa bansang Pinas. May itsura ka, maayos naman, may mukha ka, pwede ka magtrabaho sa korporasyon, pwede ka magtrabaho sa secretary, pwede ka magtrabaho ng clerical staff. Sa department store, pwede kang maging customer service, sales lady, matututunan mo yan. Malaking pag-asa mo, iham. Malaking pag-asa mo. Alang-alang dito sa sanggol mo. Kasi kung hindi ka magtatrabaho, aasa ka na lang sa kanya. Hindi po, sir. So ngayon, ako'y nagsasabi sa'yo bilang simpatya. Isipin mo na lang kung ako, masakit yung sasabi. Patay na yung hinayupak na yun. Kung may makukuha tayo, well and good. Kung wala,
Ganito lang, Nis. Huwag mo na pag-aksaya ng panahon. Wala kang maasahan dyan. Magtrabaho ka lang sa office, pwede. Ayusin mo ang trabaho mo. Okay ka. Ikaw umasa dyan. Makakita ka rin ng Prince Charming mo balang araw. Okay? May picture ka ba ng... No, akin na nga picture. Anak ng tipaklong! Kapangit! Kapangit! Hindi ako siya nanglalait. Lagi po yan nagsisimba tuwing Linggo. May rosary pa yan sa unan. Nagnonobena pa po. Pero inisip ko lang po, anong klaseng tao sila? Eh, yun na yan. Nagising ka na sa katotohanan. Tapos ang masaklap pa, sabi ng nanay. Hindi masaklap. Ang hindi masaklap. Nagising ka na, untog ka sa katotohanan, malaya ka na. Okay, saan kayo nakatira? Saan magulang nyo? Kung nasettle ko po sana to, aalis kami. Pupunta kami ng Olongapo dahil nag-offer po yung tito ko na total malalaki naman po yung anak niya. Nandun naman po yung asawa niya para daw titignan niya at ako mag-a-apply ng trabaho. Doon, tama yun. Okay. Kaya lang po ako nagbabaka sakali dito. Tama yung tito mo na papuntahin ka sa Olongapo, makakahanap siya ng trabaho para sa'yo. Tito mo yun eh. Pamilya mo, kadugo mo yun eh. Yun ang pinakamagandang narinig ko ngayon sa'yo. Na ang tito mo tutulong sa'yo, hahanapan ka ng trabaho, malalaki ng mga anak, may simpatya sa'yo. Okay, good yun. Hindi ka nagkamali pagpunta mo sa akin. Eh, bakit ka naggusto sa pangit? Ginayuma ka ba? Hindi ko po alam kasi nung pag-uwi ko, may binigay na Latin word sa akin. Latin word? Hindi ka sandali. Lapit-lapit ka sa'yo. Okay? Wala? Okay na.